Magluto tayo ng pakbet. Pakbet ay matres. Peta. Ito. Boom. Ang sarap. Ang malunggay siya. Tignan mo naman. Isang kawa. Isang kapa. Diba? Yum, yum, yum. May eggplant, may green beans, ang sarap. Tapos may kumos. Niplahan lang yan ni Ate Fe. Nilagyan ng olive oil, asin. At nagpainit siya ng tubig. Ayan, kumukulo na. At ilalagay na niya. Dahan-dahan Ate Fe. O, diba? Tapos tatakpan niya. Diba Ate Fe? Sayang talaga yung ano. Ayan ang aming couscous. Opo, yung kahit sa oven natin ilagay ko mamaya. Ay, oo, oo. Oo, yung kaibigan ko sa oven. Para umansa. Oo, sa oven. Takpan, titakpan. Kain na. Oh. Mm, may isda ko. Hello. Ating nga tayo eh. Ating kapatid. Diba? Ang ulam namin ay takbe. Tsaka couscous. Guys, kain na. Kain na tayo! Ayan. Malunggay. Malunggay is slifer. Hindi yan rice couscous. Pwede mo kainin mo yung malunggay. Hindi na panggal yung ano. Stop na mo. Chine. Ha? Yung inin. Hindi pa ako nakakatikim yung sitaw. Yung sitaw na yung dawon. Ang sarap daw. Masarap yun, no? Nakakatikim ka na? Oo, ah. Hindi pa ako nakakatikim yun. Dito ko lang manalaman na pinakain yun. Hindi sayang yung mga sitaw ko noon. Ang dami-dami kong tanim na sitaw. May dried na shrimp ka, yung gaya ko. Mm-hmm. Nagpakulo ko ng konting bagoong, tapos sibuyas, tapos yon. Tapos, shrimp, tapos yung ano, ilagay mo na, tapos lagay mo sa luyot. Perfect. Ganang luyot. Alam mo, may tanim, sa amin, sa likod bahay, may tanim ako. Pitong puno ng sitaw. Alam mo, may mga ganito katataba, oh. Ganyan. Tapos, ganyan kahaba. Kasi nabubisit ako pag nagluluto kung sisigang ako. Panghalo lang gumagbukwera sa baboy, baka. Magkasos ako na 100. Kaya kung may lupa naman kami kapraso sa likod, hindi ako magtanim old, tinan mo? Naka. Pinabayaan nila. Wala na. Pati mga orphans ko namatay na. Tamad talaga ang taan niya, tao sa amin. Sabi nga na, pamagal ko kami dito, tamas na naman ang kilo ng manok. Sabi ko, nakatiwangwang yung lupa doon, dalawang lupa nakatiwangwang doon. Konkreto na, may bakod na. Ba't hindi kayo mag-alaga doon ng hayop? Ang tanim nila, saging, nag-ani na sila, lalaki. Tama. Yun din ang isang magandang i-farm, saging. Namang bakit? Bakit? Ay, si ano yung tapos, ito nila. Hello! Continue vlogging! Anong dinala? Yung damit na ni Budang. Yung lola. Ay, hindi na kaysa niya pa yung gamit ko dito.
Yung bag po. Mm. Tinanong nga niya. Walang sabi. Ah, dash daw. Sabi mo, nandito pa ako, nandito ako. Ay, hindi. Sabi niya, hindi mo na lang, sabi niya, hindi mo na ako lumabas. Alam niya na dito ako, sabi niya, nabi mo, guwag mo lang sa labas. Tulog yun ka. Sabi mo, mag-ipagkapatid? Pagkakalulog ka. Hindi, yung green lang para hindi masyadong kasak. Ano mag green? Ay, sa speed? Oo. Ay, hindi. Oo, gas. Yan. Yan. Paspos ka. Walang magic sarap yan. Nakalangan yung gawa ng ano. Oo, may magic na yun. Oo, oh. Lamang yung templado na yun. Mm-mm. Mahal pala yun? Oo. 25. Ay, magkano share ko? 24.90. Pero at least ready to use na. Mm-mm. Magkano babayaran ko sa'yo? Wala na. Nung wala na ang dahil mong pinamili. Wala na. Magbabalik pa. Hindi ko lang magbalik. Nagagamit pa natin yan. Hindi naman ako nakain lagi yan eh. Ito lang. May gulang. Basta ka puro ano lang. Tanor. Ako nga, puro steam lang. Hmm. Sa umaga, yung lettuce, babaldean ko lang yan ng tubig. Lumainit. Ang laki yung salakat ko. Mm-hmm. Ang yan, cherry agbanyo, pipino, lettuce. Ano pa yun? Mm-hmm. Yung nakain ko lang yung ganun. Yung tawag yung mga kapatid ko dali. Hindi na kinakain mo, tibet. Pagkain ng kambing. Ito kasi sinayin yung tamad eh. Ba? Hindi nakakayanin nga naman. Ang layo ko ngayon. Lumita siya na ako ng apartment. Ang layo sa tindahan. Lalo na siya ngayon magtitipid ko ba? Saan ko magkasama sila ang asawa niya? Ang asawa niya nasa Dubai. Mm. Doon nakakuha ng trabaho. Walang makakuha sa Abu Dhabi. E kung mag-uuwian, ang dating alas 12 na. Kailangan alas 4 ko lalakad na. Sabi niya, ako naman ang mapupulwisyon. Hindi ako makakatulog ng ayos. Nagigising siya ng madaling araw. Gigising na rin ako. Hindi ako makakatulog. Weekend umuwi. Yan ang hirap. Mm, yun nga ang iniisip ko. Pero pag malaki na ang dyan niya, pasusunurin na namin yung kapatid niya. Sabi ko, huwag mo muna akong ano, hanaya mo muna ako yung kumita. Para makaipon. Eh, paano nang makakaipon? Lagi na may problema. Hmm. Dapat makaipon na ako. O, yung nangyayari sa kuya ko, hanggang ngayon, babayad pa ako. Kasi, sinorder mo lahat? Hindi, hindi ko sinorder lahat. Ate kami. Ate kaming dalawa. Hmm. Ngayon, ayan. Ang bigat ng... Ngayon, ayan, yung kapatid na lalaki. Nauna na akong na-COVID doon. Siya hanggang ngayon nilalagnat pa. Ilang linggo na. Hindi na COVID. May ubo? Wala. Minsan. Ano yung na-dengue yun? Baka may TB yan. Hindi, wala. Sa hospital nagtatrabaho yun eh. Nurse yun eh. Na-dengue yun. Tsak dengue yun.
Kausap-usap araw, okay na. Sa gabi kasi siya nilalagnat. Yung minsan, sa hapon siya inaatake ng sama ng damdam. May bang, okay. May bang sakit yan. Yung mga nganak pa ang asawa, kabuana na ngayon. Alam niya sa sarili niya yun. At kung nagtuloy-tuloy ang trabaho ko, nagtagaling niya, papadala ko sa pang-check-up. Kung pa'y doktor. Ay, hindi rin siya makaanong mag-check-up kasi walang pera. Yun lang. Ay, paano matatalikuro ng ganyan? O, di ba? Hindi ko makaya. Yung mga ganon, hindi ko sila natitiis. Pero sa mga, ano, katulad nung hiningin ako ng pampabinyag at pampabirthday ng isang taon. Ba, hindi. Ayaw magulang eh. Hindi ko responsibilidad yan. Gumaganon ako. Hindi yung bawat tingin nila, pero mga ganyan may sakit. Hindi ako tumatanggi. Maalam ng Diyos. Pero yung mga hihingi siya ng gano'n, may birthday si ganito, ganito. Ah, hindi. Ayaw ang magulang, hindi ako. Pinasok niyo yung buhay na yan. Dapat handa na kayo. Alam niyo na responsibilidad niyo. Hihingi silang paggatas. Ako nagbibigay. Kaya nga hindi ako nag-asawa eh. Sabi ko. Tapos ngayon, sa akin yung ipapatong ang obligasyon ninyo. Alam niya, kulalan niya. Mas lalo niya sa akin ng mga ano gano'ng salita sa kanila. Masasabi lang talaga sila sa akin, talagang wala na silang magawang paraan. Gano'n lang, konti lang. Gano'ng libo, tatlong libo. Nagagalit ang ate ko.